Hi guys, gusto mo bang malaman kung paano magkaroon ng 200 plus prospect gamit lang si Facebook group? Kung gusto mong malaman, stay tuned sa video na to. Hi guys, this is Arman Cidru once again, isang online entrepreneur and author giving you the best tools, tips, and tricks on online marketing. And kung bago ka lang sa channel na to at bago ka palang napapanood mo yung mga video ko, consider subscribing below or clicking the bell button para ma-notify ka every time na meron akong bagong video na ilalabas sa YouTube. And in this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magkaroon ng 200 plus prospect gamit lang sa Facebook group. Napaka-exciting ng pag-uusapan natin ngayon or napaka-exciting ng ituturo ko sa iyo ngayon dahil kung isa kang business owner, isa kang internet marketer, kang Facebook marketer or anumang business na meron ka ngayon, napaka-importante na magkaroon ka ng prospect na makakita ng mga offer mo. Bakit? Dahil sila yung future buyers mo. Sila yung bibili ng mga products or offer mo. And kung bibili sila, kikita ka. So ngayon kung ready ka na, kumuha ka ng ball pen at papel at isulat mo yung matututunan mo sa video na to. At punta na tayo sa computer ko para ituro ko sa iyo kung paano ko nagawang magkaroon ng 200 plus prospect gamit lang sa Facebook group. Tara! Alright, so andito na tayo ngayon sa screen ng computer ko. And bago tayo tumuloy kung paano kumuha ng 200 plus prospect gamit lang si Facebook group, ay may gusto muna akong talakayin, okay? Or bigyan ka ng konting tips or konting paalala before tayo pumunta sa ituturo ko dahil napaka-importante nito. Okay, unang-una, syempre, kung gusto mong makakuha ng mga prospects sa isang Facebook group, napaka-importante na alam mo muna kung sino yung target market mo, sino yung tamang tao na pagbebentahan mo ng offer mo. Alright? So, kung hindi mo pa alam kung sino yung target market mo, consider getting my ebook. It's a free ebook. Ilalagay ko sa video description. It's called Bakit ka sinisunod ng prospect. Ituturo ko sa iyo kung paano maghanap ng prospect at sino yung tamang tao para sa business mo. Okay, tamang tao na dapat papakitaan mo ng iyong offer. Okay, tingnan mo mamaya sa video description. So again, kailangan mong alam mo kung sino yung tamang tao na papakitaan ng offer mo para alam mo kung anong groups, Facebook group, yung pupuntahan mo or sasalihan mo. Alright? So ngayon kung nakasali ka na at na naka-join ka na sa Facebook group, one thing na kailangan mong malaman, sa Facebook group, lalo na kung sasalihan mo is market na lahat nagbebenta. Okay? Tulad nito. Tulad ng grupo na to. Okay, this is isang Facebook group na sinalihan ko. It's called Online Business para sa Pilipino Part 2 Year 2018. I think lahat ng members dito is mga target market ko. Okay, so kung sa hindi nakakalam ng mga target market ko, sila yung mga taong mga opportunity seekers, opportunity buyers. So sila yung mga target market ko. So kung sila ulit, okay, or sila yung target market mo, mga opportunity seekers, mga opportunity buyers, okay, possible po pwede mong puntahan yung grupo na to. Ngayon, kung manonotice mo sa mga groups na katulad nito, okay, lahat ng nandito, possible lahat ng nandito sa grupo na to is nagbebenta. Nagpo-post na meron silang ganitong opportunity, meron silang ganitong offer, ganitong services na pwedeng makatulong sa'yo. Okay? So, kung magpo-post ka nito, magpo-post ka sa group,
isa lang yung mangyayari. Para kang para kayong nasa palengke na sumisigaw na bilhin mo to, para sa kung gusto mo bilhin na to. And iisa lang yung customer niyo. Okay? So isipin mo na doon kasi sa palengke na gusto mong magbenta na daming kaparehas ng products mo or offer mo. So tatanungin mo sa sarili, paano nga ba mas mangingibabaw ka sa nil, mas mapapansin yung offer mo. So is one way to do that is yung mga members ng Facebook group na to is pupuntahin mo sa Facebook account mo para makikita nila yung offer mo. So paano mo papunta sa Facebook account mo? Add them to your Facebook account. Or add the right people sa Facebook group na ito para maging target audience mo sila. Sila yung mga prospect mo na titingin ng mga post mo tungkol sa yung mga offer hanggang manotice ka nila. Okay, so tinuro ko ito kung paano gawin ito sa aking Bakit ka Sinzon yung prospect. Okay, sa free ebook. Kunin mo yun pagkatapos ng video na to. Right, so in the groups of Facebook groups, so paano sila mapapapunta sa Facebook account mo, paano sila add? May maraming ways na pwede mong gawin, but the best way na pwede mong gawin ngayon is mag-post ka ng ganito. Alright, so kung makikita mo dito, I created a post last November 3 at 7 p.m. okay, so ibig sabihin nito yung tinuturo ko sa ngayon, so sa ngayon is ginawa ko na and it's very effective. So kung gagawin mo rin ito, possible magkaroon ka ng prospect ng hindi lang 200 plus. So makikita mo siya, may 200 plus and may 14 shares. So isipin mo na lang na meron kang ganitong prospect na pupunta sa Facebook account mo na hindi mo na kinakailangan convincing sila or hindi mo na kinakailangan maghanap pa sa Facebook group o post ng post. Alright? So, isipin mo na mabuti yung magiging epekto nito. Okay? So, paano ko to nagawa? Alright? Mabulol na ako. So, paano ko to nagawa? So, magagawa mo ito by creating a simple post. Okay, kahit hindi pwede mo itong gayahin kung para sa inyong target market, it's alright, gawin mo to. So paano mo to gagawa? Ganito lang ginawa ko. So hi guys, okay, I created a poll. It's a parang kung ano nga ba mas magandang business. Okay, so created a poll, tinanong ko ano nga ba ang online business ngayon yung swap at pwedeng pasukan ASAP. Alright? So, tinanong ko kung sino yung may mga business na. Alright? So, sinabi ko kanina, meron ang mga target market is mga opportunity buyers o opportunity seekers. So, tinatanong ko yung mga taong may business na. Kasi sila yung mga opportunity buyers or seekers. Alright? So, meron na sila mga business. So, they are the people na like-minded. Okay, parehas sa mind ko, may interest na desires, parehas sa business ko. Okay? So, ngayon, ito na yung magic, alright, magic word na pwede mong gawin. Alright, magic word number one, add me para makita ko PM mo. Okay, bakit mo pinapa-add sila? So, pinapa-add mo sila para, diba, mapupunta mo sila sa yung Facebook account. So, kung makita nila na you're interested na magkaroon business and i-add ka nila sa yung account, so automatically sila na yung mag-a-add sa'yo, hindi na ikaw. So, hindi ma it will listen your work para mag-add ng mga taong magiging target audience mo o magiging prospect mo. Okay? So, i-add ka nila. And after that,
PM mo yung details. So, second magic word, PM me the details. It means to say, pag i-PM nila yung mga details, they are the Facebook marketer na eager talaga magbenta. Right? Para mabago yung takbo ng buhay nila. Sila yung mga action taker. So, malalaman mo pa lang, yung mga taong na to nag-PM sa'yo, sila yung mga active mag-promote. So, this, so kung mga opportunity buyers or opportunity seekers yung hinahanap mo, mga active promoter, yun yung hanap mo sa yung grupo. Alright? So, mag-a-add sila, and I'm not expecting really na magko-comment sila sa baba. Pero, look at this, okay? So, 209 comments. So, nagko-comment sila ng mga online business nila. And, I have also receiving a friend request. Ina-add ko sila agad. So, tingnan mo, ang daming comments. It's Plan Pro Metrics. It's 235 people. Excuse me. Unity World, 231 people. Facebook, 125 other people. Digital Marketing Services, it's 44 people. And Boss Network, it's 33 people. So, kung i-add mo sila lahat, dito pa lang sa Plan Pro Metrics is 200 plus, I think you will get 300 to 400 prospect, okay, na po pwede mong i-add sa iyong Facebook account. Okay? You will see the magic. Okay? So, this will be the good step para yung mga post mo may makakita. Okay? I will not explain this further more dahil in-explain ko na ito sa aking free ebook. Okay? Again, i-remind kita kahit pa ulit-ulit kong gagawin ito, wala akong pakialam dahil gusto kong makatulong sa'yo. Kung nanonood ka dito, gusto kong kunin mo yung ebook na to, or kung meron ka ng copy ng ebook mo na to, basahin mo nang paulit-ulit at mag-take action ka at gawin mo yung mga tinuturo ko doon dahil napaka-effective nito. So makikita mo dito, hindi mo na kinakailangan puntahan or mag-add pa, maghanap pa ng prospect kasi nandito na, no? So titingnan mo yung mga tao na to, sila yung mga target market kung parehas man tayo, o pwede mong mag-add ka. Okay, mag-add ka. I-add mo silang isa-isa. So, every day, kahit 10 lang, lalaki ng lalaki. So, titingnan mo, lalaki ng lalaki yung mga target audience mo. And that's the most important things dahil sila yung makakita ng mga posts mo about yung business. Sila makakalam. Tingnan mo. So, all of them, it's like my friends, mga friends ko na sila dahil sila yung nag- send request sa akin or in-add ko sila. Alright, so I hope this training video ay makakatulong sa'yo kasi usually may mga Facebook marketer, may ari ng home business is nagsisimula talaga sa mga pakunti-kunti lang, nagsisimula sa mga free strategy, and this strategy na itinuro ko sa'yo is a free strategy and makakatulong ito sa'yo. Okay? So, I hope na seryosuhin mo tong video na to and i-apply mo to sa yung business. Kung meron kang mga katanungan, please let me know. Comment ka lang sa baba. And again, if you want to learn more about internet marketing, I will give you a free access sa isang online training. Ilalagay ko yung video description. Tingnan mo na lang pati yung free ebook ko. You can get it for free. Dahil gusto kong makatulong sa iyo. And again, this Armand Cidro, isang online entrepreneur and author. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. And if you're watching this in Facebook or in my blog, please hit the like button and see you on my next video.